Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe na kayo at i-hit nyo ang aking notification bell sa baba para updated kayo palagi sa aking mga bagong post. Ngayong araw, mga kabansa, although maaga pa, pero madilim na, dadalhin ko kayo ngayon sa Covent Garden dahil titingnan natin kung anong meron dito ngayong malapit na ang Kapaskuhan. Titingnan natin kung may mga pa-Christmas decoration sila at kung may Christmas market din ba rito. At titingnan natin kung may malaki din silang Christmas tree dito sa gitna ng kanilang square. Kaya dyan lang kayo, mga kabansa, sama na kayo sa akin at papasukin na natin ang kaloob-looban ng Covent Garden, mga kabansa. Ayan, mga kabansa, papasok na tayo mismo doon sa looban. Kung inyong mapupuna, yung mga building dito magkabilaan ay maliwanag dahil marami silang mga ilaw na nakakabit ngayon. Kaya kahit na gabi na, alas 5 medya na, maliwanag pa rin yung ating lalakaran. Kasi ang mga ilalim nito, it's either mga tindahan, restaurant, o di kaya ay pub. Yan, ito naman ay isang fine dining restaurant. Ang ganda ng kanilang Christmas decorations, oh. Oh, di ba? Plus Majore ang pangalan nito, mga kabansa. Yan, babaybayin natin. Meron din silang open na table sa labas. Yan, oh. Marami silang mga pa-Christmas effects dito, mga kabansa. Ang ganda sa loob, oh. Kung gusto mong kumain doon at very Christmassy, oh, ang ganda tingnan, di ba? Tapos lakad pa tayo doon sa medyong looban para makita natin kung anong meron dito sa my Covent Garden, mga kabansa. Info ko lang sa inyo, alam niyo ba, mga kabansa, halos lahat ng mga kainan dito ay ang mga naka-duty na mga kusinero o chef ay mga karamihan, mga kabansa, ay mga Pilipino, mga kabansa natin. Oh, yan, ang gaganda ng mga pailaw nila. Ang ganda ng kanilang centerpiece na wreath. Mga baubles ang mga nakalagay. Yan. Maraming nakapila rito, mga kabansa, dahil nandito yung isang theater na nagpapalabas ng Frozen. Ayan. Ito, nakapila sila dahil meron yatang show. Yan, ang liwanag sa buong kapaligiran. Ngayon, approaching na tayo sa mismong sentro na square ng Covent Garden. Ayan yung kanilang malaking Christmas tree. Tingnan nyo naman, mga kabansa, laki-laki. Ang kanilang kulay ay pula at puti lamang. At ang lalaki ng mga bubbles nila, oh. Yan, ang laki ng kanilang patkaso. Ikot tayo, mga kabansa. Yan. Ito yung kanilang apple market. Pasok tayo sa loob, naglalakihan ng kanilang mga Christmas tree. Oh, ito yung pinaka-center nilang Christmas tree, mga kabansa. Oh, ayan. Tapos ang dami rito mga kainan. Tapos ito ay simbahan, mga kabansa, ng St. Paul's Church. Tapos ayan yung mga nasa ibabaw niyan, mga kabansa, mga kainan, mga pub. May mga shops din dyan, mga kabansa. Ayan, ang ganda. Papashell ko kayo dito ngayon dahil marami silang pa-Christmas effect. Tingnan natin kung makakapasok tayo dito sa may Apple Market. Mga ano siya, mga tindahan ng kung ano-ano, mga kabansa. Ayan, ang ganda niyang tingnan. Talagang namumutawi ang kaliwanagan sa buong paligid. Ayan, o. Oh. Ang laki ng bubos nila, mga kabansa. Yan. Mukhang magsasarado na sila, mga kabansa. Yan, ang ganda. Oh. Naku, medyo huli na tayo yata dahil nagliligpitan na sila. Hindi natin ngayon natunghayan kung ano mga pinagtitinda nila rito. Oh, meron pa mga natitira. Ang gaganda, mga kabansa. Oh. Wow! Mga malalaking sari-saring mga sangkalan. Tingnan niyo yung kanilang giant bubbles at ang kanilang chandelier na umod ng laki, mga kabansa. Yan, oh.
kabansa, meron silang giant bubble dining. Ayan, if you fancy to have a very festive dinner date or family date, dito lang tayo magpunta. Oh, ang ganda mga kabansa. Ayan oh, fine dining siya sa loob. So hindi ka giginawin at mukhang naka-reserve na itong isang ito mga kabansa. Kaya ikot tayo. Ayan mga kabansa, meron sila rito mga kainan na ikaw ay papasok sa loob ng para siyang iglo. And then fine dining siya mga kabansa sa loob. Pwede kayong mag-dinner dito ng iyong buong pamilya o kaya date man lang o dinner date. Mga kabansa, pasok tayo dito sa isang tunnel decorated portion ng papunta sa may sinasabi ko sa inyong iglo restaurants mga kabansa. Ayan, ang ganda. Puting mga sanga ng kahoy siya na pinalibutan ng mga ilaw mga kabansa. Kaya pasok tayo. Ayan. Medyo Instagrammable. Facebookable na naman ito mga kabansa. Ang daming mga nagsiselfie at nagpipicture. Ayan, labas na tayo. Dito naman. Sinasabi ko sa'yo, kasama pa rin ito ng Covent Garden mga kabansa. Ayan. Oh. Iikot ko kayo, busy siya mga kabansa dahil marami ang nagpapabook dito. Sa taas naman, puro kainan din yan mga kabansa. Napapalibutan siya ng kalamuti ng mga Christmas lanterns and Christmas lights. Ayan. Ito yung tinatawag nilang Covent Garden Christmas Village. Ayan. Hindi pa natin naikot lahat ito mga kabansa. Umpisa pa lamang ito. Kaya inuna ko kayo dito sa... Titingnan natin to. Meron silang pa-pictorial booth mga kabansa. Oh, ang ganda. Ito ang pinaka-main entrance nila. Is it for reservations only? I think the forest domes. Oh, wow. Ayan, kung gusto mo yan, book now. So for booking only mga kabansa. Ayan. Ayan, ang ganda sa loob. Oh, hindi naman busy pala. Kaya lang hindi sila nag-a-accept ng hindi booking. Walang walk-in mga kabansa. Kaya mamaya, i-scan ko ito para pagdating ni Kuya, baka i-try namin kumain dito. Ang ganda. So fancy naman talaga. Maraming taong nagpapapicture, pumunta dito. Tapos dito naman sa may kabila rito, outside bar. Outdoor na bar mga kabansa. Mayaya ko pala dito si Kuya. Ang ganda niya, ang saya-saya mga kabansa. Nasa phase 1 pa lang tayo ngayon. And then dito naman may carousel, design siya ng Lego. Yan. So doon tayo nagmula kanina mga kabansa, naglakad papasok. So nandito pa lang tayo sa first phase ng ating pamamasyal. At naman tayo dun sa may kabila. Ang mga tindahan dito mga kabansa, mga sosyal, mga mamahalin. Mga branded din ang mga tinda dito mga kabansa. Kasi Covent Garden ito. Ito naman kung gaano ka-busy doon sa taas mga kabansa. Dito ay medyo mga may sinabi rin ang mga kumakain dito mga kabansa. Ito na naman. Meron silang Christmas bar. May kainan pala ito banda rito mga kabansa. Tapos may mga pa-Christmas decoration siya. Patok na patok ito sa mga after work mga kabansa na mga malapit na nag-uopisina rito kay... Marami siyang mga booth. Meron na namang mulled wine, mulled cider, may pizza. Ang daming tao sa loob. Pasensya na kayo sa boses ko dahil nakamask ako mga kabansa dahil maraming tao. Dito naman, mga kainan din. So maraming kainan dito mga kabansa. So busy-busy ngayon ang Covent Garden dahil sa magpapasko kasi. Meron akong mga naririnig na mga kabansa sa likod. Ayan o. Ganda rito sa may kabila. Mga pulang-pula naman ang mga pailaw dito. Kaya punta tayo dito mga kabansa. Ito naman ay museum naman. At the same time, cafe siya.
meron ding bilihan sa loob. Ito naman tong pinasukan natin kanina. Ang ganda ng pailaw. Jubilee Market naman ito. So ibang place naman tong ating napuntahan. Kaso sarado na siya. Pero mas maganda kasi mga kabansang pumunta rito pag gabi kasi ang pailaw, kitang-kita talaga natin. Pag araw kasi to, hindi naman to nakasindik. Busy-busy siya mga kabansa. Ayan, tingnan natin kung makakaakit tayo sa taas. Marami ding mga branded na mga paninda rito mga kabansa. Hindi lang kainan, pero patok dito ang kainan. Tapos, yun na nga, sabi ko kanina, marami mga Pilipino rito, mga chefs na nagtatrabaho. May mga ilang-ilang kilala si chef din dito na mga kaibigan niya. Covent Garden Crepes na naman. Maliit lang naman itong Covent Garden mga kabansa. Parang naka-square lang siya. Tapos, more on pagkain siya dito mga kabansa. Kaya pasok ulit tayo dito sa kabilang side na to. Tingnan natin kung makakaakit ba tayo dun sa may taas. Hanapin natin ang daanan dahil marami talaga nakapila mga kabansa. Pasok tayo rito. Dito na tayo nagmula kanina. Hanapin natin kung saan tayo pwede umakit at kasi meron din doon sa ilalim mga kabansa. Kainan pa rin siya mga kabansa. May mga chefs din dyan sa ilalim niyan mga kabansa. Dahil nasa ground floor tayo, siyan ay mga nasa lower ground floor na. Yan, puro kainan pa rin. Patok na patok sa mga tao. Tama lang kayo mga kabansa at mamamasyal tayo. Ayan na yung giant bubbles. Hanapin natin ang entrance paakyat. Pero hindi kaya ta pwedeng pumunta sa taas kung wala kang booking. Ito na yung pinakabukana niya. Meron din mga kainan. Kung nakupo na, may open bar sila sa outdoor. Yan, maraming tao mga kabansang kumakain ngayon. Yung kung bet mong mag-feeling social, dito lang tayo pupunta sa Covent Garden at kakain tayo ng iba-ibang pagkain. Hindi nga tayo pwedeng umakyat sa taas mga kabansa hanggat hindi tayo kakain at i-order. Kasi ang kainan, ang pinaka-entrance niya papunta sa taas ay yung mga restaurant mismo. So, kung wala kang booking, wala, hindi tayo makakapunta sa taas. Mga pailaw sila. Excuse me, you can't go upstairs unless you have a booking? No, you can't. Is it direct to all the restaurants and pubs? Yeah, where is the entrance to go up? Just around the corner. Alright, thank you. Pwede rin palang umakyat mga kabansa kahit na wala kang booking. Dito daw sa may kanto rito. Tingnan natin ha. Saan ba? Hanapin natin. Balik tayo dito dahil gusto kong makita natin sa taas. Ito siguro. Lampas-lampasan lang to mga kabansa. Ayan o. Yung kanina doon sa kabilang side. Dito naman tayo sa may side na to. Ang saya-saya. Tignan o. Ang dami nilang mga pa-Christmas effect. Busy-busy ngayon mga kabansa. Yan, napasyal ko na kayo sa Covent Garden. Tingnan niyo sa likod ko mga kabansa, marami silang mga obra maestra. Pero walang mga mukha yung kanilang mga ano dito. Tingnan niyo mga kabansa. Sorry mga paninda, mga mamahalin ito mga kabansa. Ito sa may gilid dito sa kabila ay tindahan ng ice cream. Ayan. Kung gusto niyo ng ice cream, unless the Italian Allegria. May mga taong pa-centerpiece sila sa mga passage dito mga kabansa. Ngayon kung nyo makikita.
Maliit lang to mga kabansa, pero akala mo napunta ka na sa iba. Ito naman, iba-ibang tsokolate. Visit lang tayo para makita nyo ang Covent Garden. Tindahan ng mga kakaibang mga pangregalo. Mga medyas na iba-ibang designs mga kabansa. Pasok tayo mga kabansa. Dito tayo kung gusto nyo ng mga iba-ibang designs ng medyas. Dito nyo lang makikita kung sino mga boyfriend, asawa dyan, mga anak na mahilig sa mga ganitong designs. Yan. Oh, ang gaganda. Happy socks ang tawag nila dito. Yan oh. Ang ganda oh. Perfect para sa Christmas mga kabansa. Okay. Kanilang statue dito mga kabansa. Ang ganda ng pasuot ko. Oh. Wow, pero walang mukha ang headdress oh. Tingnan niyo oh. Ganda. Snow White, puting-puti siya mga kabansa oh. Ang ganda oh. May open bar na naman dito. Busy. So, ayan mga kabansa, ito yung kanilang centerpiece dito mismo sa sentro ng Covent Garden, mga obra maestra nilang mga designs. Oh. So, yun yung makikita. Daan tayo, papasok tayo hanggang dun sa dulo. Ayan, mga mannequin na walang mukha, dinamitan nila. Ang ganda, oh. Oh. Ganda. Mga designs ng mga estudyante ito na UEL. University of Arts in London. Ayan, mga estudyante pala ang gumawa nito mga kabansaw. Ito naman dito sa gilid ay Hotel Chocola. Ayan yung may pinakamasarap na tsokolate. Pag kumain ka dyan, mahal nga lang yan mga kabansa. Pero napakasarap na chocolate na ito. Kabansao, may performance doon, no? Daming tao, ayaw ko pumunta doon dahil alam niyo naman, nasa pandemic pa rin tayo. O, yan ang kabuuan ng Covent Garden.
mga kabansa kung ano meron dito, courtyard and restaurants. Ooh, the secret garden mga kabansa. Tingnan natin, ha? Wow, tingnan nyo naman, ang ganda. Ooh, ang laki na ang kanyang elepante. Yan, marami talagang kumakain dito mga kabansa ng mga sosyalin. Yan yung makikita. Yan. Ito yung pasyalan ng mga, sabihin na natin, mga taong may sinabi mga kabansa. Iikot ko kayo. Nasa outdoor ang kanilang mga kainan mga kabansa. Yan. Dito lang tayo sa loob ng London sa may bandang Piccadilly. Sako pa rin ito ng Covent Garden mga kabansa. Ito ay mga restaurants pero in-extend nila sa labas at nilagyan nila ng mga live Christmas tree para pinakabakod na nila mga kabansa. Ay, may mga heater naman kaya hindi ka giginawin. Kaya kung yung makikita, kainan ito ng mga may sinabi mga kabansa. So, sabihin na natin medyo may kamahalan dito ang kanilang mga pagkain. Maraming tao sa loob. Ito yung Floral Court Garden. Maraming tao sa loob mga kabansa. Oh. Ayan ang kanilang kalye dito sa gabi ng Floral Court. Ayan, punong-puno din ng pailaw mga kabansa. Galing tayo dun sa may kabilang side kanina. Ang kanilang wall mga kabansa. Floral Garden. Ayan, may pailaw yung kanilang halaman. Ganda tignan. Frozen inspired dito na iskinita mga kabansa na punong-puno ng ilaw. Pasukin natin ito. May nakasabi doon sa may ibabaw na the cold never bothered me anyway. So ayan, pasok tayo. Tingnan natin kung anong meron dyan. Kaya lang magmamask muna ako mga kabansa. Yung ganda niyang tingnan. Pasok tayo sa loob. Nandito na tayo sa loob. Wow, amazing! Para tayong dinala sa ibang planeta. Ang ganda. Aha. Tapos sa pinakalabas nito mga kabansa, meron siyang, sorry, may ice siya na effect mga kabansa. Nasa may Piccadilly na tayo mga kabansa. Yan ang gaganda ng mga pabulaklak nila, oh. Kaya ang saya-saya. Mikusi. May mga tindahan pa rin dito mga kabansa, pero ang ganda ng kanilang mga pailaw. Ayan mga kabansa, natapos na tayo sa ating pamamasyal ngayong gabi sa Covent Garden. At sana nagustuhan nyo, nakita nyo kung anong meron dito at nakita nyo ang kabuuan ng Covent Garden sa gabi. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin hanggang sa susunod nating pamamasyal. Maraming salamat at God bless everyone!